The Communist Party of the Philippines admits it breached international laws after the landmine blast that killed footballer Keith Absalon and his cousin. The CPP's information officer said they will immediately provide full compensation for the families of the victims. The CPP adds it's making sure that the tragedy won't happen again and that members behind the incident will be held accountable. But the Armed Forces of the Philippines spokesperson, Major General Edgar Arevalo, says it was not just international law that the rebels violated. Arevalo says the group committed murder and also violated the anti-terror law. Ang ginawa nila isang malinaw na krimen. Ano, tatlong batas ang kanilang nalabag. Iyan ay naglalaan ng mabigat na kaparusahan. Dapat po isuko nila yan, hindi po maaari na reprimand lamang. Kailangan pong managot sila sa batas ng ating bansa. Sinasabi nila ngayon, eh sila ay humihingi ng paumanhin. At yan namang paumanhin na yan ay kagyat na tinanggihan ng pamilyang Absalon. At sinasabi nila, hindi dapat magtatapos sa paghingi lamang ng sorry. At hindi dapat kung magbibigay man sila ng sinasabi nilang indemnification, ay hindi nila tatanggapin ng pamilya Absalon ang anumang tulong na manggagaling dito sa kagawad ng mga teroristang grupong ito.